How do you know that you are powerful? Paano mo alam na malakas ka? Dalawang bagay po, tandaan niyo. Una, pag pinagtutulungan ka ng ibang tao. You know that you are powerful when your enemies recruit other people to bring you down. Kasi kung hindi ka malakas, di ba, hindi naman hahanap ng ibang tao para meron silang makasangga at siraan ka. Isipin mo, mag-isa ka lang, pagkatapos ang dami nila. Alam na alam mong malakas ka pag pinagtutulungan ka. Huwag tayong mag-alala kung man pinagtutulungan ka ng mga bayaw mo at biyanan mo. Huwag kang mag-alala kung chinichismis ka ng mga kapitbahay mo. Huwag kang mag-alala kung man sinisiraan ka at hindi ka gusto ng mga kaopisina mo. If you are just one and they are many, do not be afraid. Do not worry. It means that they are afraid of you. If they are not afraid of you, then why ask the help of other people to bring you down? Bakit alam natin na si San Pablo at si San Bernabe, napakalakas nila, makapangyarihan sila? Kasi narinig natin sa unang pagbasa, ang mga Hudyo, sinulsulan yung mga prominente, mayayaman na mga babae at mga nakaangat sa buhay na mga tao doon sa syudad, sa Jerusalem, doon sa bayan. Kasi kung sila lang, hindi nila matatalo si San Pablo at si San Bernabe. Kaya nga, dahil sa mga taong ito, sila'y pinaalis sa kanilang teritoryo. Pero hindi daw nag-alala itong si San Pablo at si San Bernabe. Kasi alam nila yung lakas at kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Tingnan nyo naman, kahit na sila ay sinipang palabas doon sa lugar na yon, anong nangyari? Dumami pa rin yung mga naniniwala sa kanila. Nadagdagan yung mga Kristiyano. Napuno sila ng tuwa at nagtagumpay ang banal na espiritu, na natili ang espiritong banal sa simbahan. May mga tao na ibababa ka, hindi dahil may masama kang ginawa. Tandaan mo, meron talagang taong sisiraan ka kasi takot sila sa pwede mong magawa. Nangangamba sila sa lakas mo, sa kapangyarihan mo. At ang totoo, naiinggit sila sa iyo. Ayaw kanilang nakikita kasi napapaalala lang sa kanila kung gaano sila kahina. My dear friends, the majority does not always win. God always win. Amen? The majority does not always win. But believe, goodness and love always win. Maaaring sa mundong ito, lukuhin natin ang ating mga sarili. Ang mananalo ay ang karamihan. Ang tawag dyan ay demokrasya. Oo, pero bandang huli, kanino ang huling salita? Kung hindi sa Diyos. So pumanig ka sa Diyos, pumanig ka sa mabuti. Pagpatuloy mo yung iyong misyon, kung yan ay nanggagaling din sa iyong pagmamahal, hindi ka manghihina, lalo kang lalakas. Magiging mahina ka lang kung magpapadaig ka at magpapatalo ka pag pinagtutulungan ka nila. Amen? But secondly, how do you know you are powerful? You are powerful when you always pray. The most powerful people are people who pray. Amen? They are not people who talk about prayer. They are not people who preach about prayer. But the most powerful people are those who pray. Yung mga lumuluhod, nagdarasal, yung mga nananahimik, nakikiugnay sa Diyos, yung mga taong tinataas nila ang kanilang isip at puso sa Diyos, makapangyarihan, malakas ang mga taong yan. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Whatever you ask in my name, I will do so that the Father may be glorified in the Son. Inulit ni Jesus, if you ask anything of me in my name, I will do it. Anong ibig sabihin niya? Hindi lang simpleng paghingi, pero humihiling ka sa panalangin. Hindi mo matatalo ang taong taimtim na nagdadasal. Kaya nga ang tanong, how much time do you pray? How do you pray? Or are you really praying? Prayer is not the movement of the lips.
But prayer is really the movement of our hearts and the spirits to God. Pinapahayag ni Jesus na siya ay ang katotohanan, ang daan at ang buhay. So when you pray, you focus on the truth. When you pray, you go back to the path to God. When you pray, you receive life once again. Hayaan mo yung mga taong daming sinasabi. Hayaan mo yung mga taong mayayaman. Hayaan mo yung mga taong may pangalan. Ang pinakamahalaga ay bigyan mo ng pansin ang iyong ugnayan sa Diyos. Dahil tunay ka makapangyarihan kung tutulungan ka lang ng Diyos. Kung nga si San Pablo, si San Bernabe, dalawa lang silang tao, aba, natalo nila sa debate. Yung mga grupo-grupo ng mga Hudyo, paano nila nagawa yon? Kahit na pinagtutulungan sila, ito ay dahil ang katalinuhan, ang lakas nila, ang inspirasyon nila, nagmumula lahat sa Diyos. At wala silang sinasayang na oras na panahon. Ginugugol nila lahat ito sa panalangin. Kahit na nung sila ay nakulong, nagdarasal sila. So, persevere in prayer. Do not stop praying. Do not stop conversing with the Lord. And more importantly, do not stop listening to God. Because God's instruction, God's word will be your strength, will be your guide, will be your new life. Amen? Kaya magdasal po tayo. Una, pag tayo na ay pinagtutulungan ng iba, huwag sana tayong mag-alala. Unawain mo na kaya pinagtutulungan ka kasi hindi kanila kaya. Pero pangalawa, pag hindi mo na kaya, sana maalaala mong magdasal. Dahil tayo ay nagiging malakas lang sa tulong at gabay ng Diyos. What upsets you? Ano yung bagay na nakakasama ng loob mo? Ano yung dahilan ng iyong lungkot, iyong depression? Bakit nasisira yung araw mo? Kahit hindi ko kayo tanungin, marami sa inyo mag-open up sa akin. Kahit hindi ko kayo tanungin, marami po sa inyo, alam ko, magme-message sa akin. Ang daming nirereklamo. Nirereklamo yung mga asawa nila, nirereklamo yung mga biyanan at hipag nila, nirereklamo yung trabaho nila, mga katrabaho nila, mga boss nila. Yung mga iba na iintindihan ko, nalulungkot, nadidepress, they are upset because there are things happening in their life. They do not have any control. Gusto nila maging maayos yung buhay nila. Napakagulo. Merong mga panaginip na hindi maabot. Merong mga planong nasisira. Marami din sa inyo, alam ko, may sakit. Kaya nga, napakahirap sa kanila maging masaya. Dahil may nararamdaman na kirot sa kanilang katawan. O kung hindi naman, hindi na makatulog dahil sa napakatinding sakit, paghihirap na kanilang pinagdadaanan. But if I'm going to ask you, what do you think is the number one reason why we get upset all of the time? Alam niyo po kung ano yung kinakasama ng loob madalas ng mga tao. Ito, yung comment o salita ng ibang tao tungkol sa atin. In other words, the criticism of other people. It always upsets us. It always ruins our day. Yan yung number one, unang-unang dahilan. Kaya nasisira yung araw natin. Kaya nga, napakahirap maging masaya palagi. Di po ba? Ginagawa mo na nga yung tama, yung mabuti, makakarinig ka. Kung hindi mo naman gagawin yung tama at mabuti, makakarinig ka din. Kaya nga, totoo yung kasabihan eh. Damn if you do, damn if you don't. Anong gagawin natin? Pero ito po yung tandaan nyo. One of the worst sins that we can do to ourselves is to be upset, is to be sad, is to be depressed. Amen? Isang kasalanan yan sa iyong sarili. Pag sinisira mo yung araw mo, pag pinapabayaan mong sumama yung loob mo dahil lang sa mga naririnig mo na chismis tungkol sa iyo. Pero alam niyo pong mabuting balita, napakadali
na baguhin ang ating nararamdaman. If the worst sin that we can do to ourselves is to ruin our day, to destroy our happiness and peace, the good news is, it's so easy to be happy once again. Amen? The question is, how? Paano? It is as simple as choosing to be happy. Paano ka magiging masaya? Napakadali. Piliin mo lang. And that shift from being upset, sad, and depressed, it can be done with one click. You only need your will, yung kagustuhan mo. Alam niyo po, meron tayong kapangyarihan eh. Tayong mga tao, we have a superpower. Di man tayo makakalipad kamukha ni Superman. Wala man tayong X-ray vision. Di man tayo makakalangoy ng matagal kamukha ni Aquaman. We are not indestructible. Madali po tayong masugatan. Madali po tayong mamatay. Ano yung superpower natin? Ano yung kapangyarihan natin? It is the power to be happy. Maybe you have forgotten that. Nakalimutan natin kasi napaka-busy natin sa ating mga lungkot, sa ating mga sama ng loob. Di po ba? But there is a great power in you. And please, do not waste that power by remaining depressed and sad. Pag ikaw ay nalulungkot at sumasama ng loob dahil sa naririnig mo sa mga ibang tao, you are surrendering your power to be happy to them. You are giving up your happiness to these people. Tanong ko po sa inyo, sino ba sila para ibigay mo yung susi ng saya ng buhay mo? Hinahawakan ba nila yung kaluluwa nyo? Bakit sinasayang mo yung kapangyarihan mo maging masaya? Dahil lang sa mga taong ito. O kahit na meron kang sitwasyon ngayon na hindi mo gusto, napunta ka dyan, kamukha sa mga utang mo, kamukha dyan sa nasisira niyong relationship ng asawa mo, o kamukha na lang ng sakit mo, do not allow the situation to drain your power to become happy. Amen? Dahil yan na lang yung magagawa mo eh. Tandaan niyo po yun. Yan na lang yung magagawa mo sa buhay mo. Kung wala ka ng control sa mga bagay-bagay sa buhay mo, sa pera man, sa business mo, sa relationship mo, dyan sa katawan mo, there is still one thing that you can control. And what is that? Your attitude, your feelings. You have the power to shift your life from being miserable to joyful, from being unpleasant, upset, to being happy. Napakasayang ng kapangyarihan natin. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Siyang pinakahalimbawa natin. Sundan natin si Jesus. Ginagawa na nga niya, makakaya niya para matulungan ang mga tao maligtas sa kasalanan nila. Pinapaalis na nga mga demonyo sa mga sinasaniban. Pinapagaling na nga yung mga may sakit. Nakakarinig pa rin na mga comment, kritisismo, pagpuna sa mga ibang tao. Nung sabi nila, yung kapangyarihan daw niya nanggagaling sa demonyo. Pagkatapos, nakarinig pa siya, sinasaniban daw siya ng masamang espiritu. Siya na nga nagkakawang gawa. Siya na nga nagpapakita ng kagandahang loob sa mga tao. Nakakarinig pa siya ng masama, paninira. But the question is, did the Lord get upset? Naging miserable ba siya? Na-depressed ba siya? Affected ba siya? Di ba hindi? All throughout His ministry, Jesus experienced these people, encountered these critics, these people who did not like Him. Pero meron tatlong paraan ng ating Panginoon kung paano niya pinakitunguhan how He dealt with this kind of people. First, He prayed for them. Di po ba? Secondly, He ignored them. Hindi niya sinagot yung mga paninira nila. Isa nga, malakad lang siya sa gitna pa nila. Maalis siya, iniiwanan niya. Pero pangatlo, narinig natin sa Ebanghelyo, sinagot niya, tinuruan niya. Use those three also. Whenever you experience and encounter this kind of people that may accept you, pray for them, ignore them, but it is also important to talk to them, to teach them. But do not get angry, do not get upset, do not be sad, do not become miserable. That is the reminder.
Dahil tandaan niyo po ito, wala pong masama at mabuting tao. You may be surprised with that statement. Amen? Kasi paniwala natin, pag ang tao gumagawa na masama, ah, masamang tao yan. Chismosa yan, marites yan. Masamang tao yan. But remember, there are no good and bad people. Dahil patuloy pa rin ang kwento natin. Only in the end, dun lilitaw sino talaga yung mabuti at masama. Wala pang final judgment eh. Pero anong ibig sabihin nung walang mabuti at masamang tao? Ito yung ibig ko po sabihin. Ang makikita mo, yung mabuti at masamang ginagawa ng tao. For me, there are only two kinds of people. A happy person and a sad person. Amen? At mahalaga yan. Tandaan nyo yan. Tingnan nyo yung mga nakapalibot sa inyo. Tingnan nyo yung mga tao. Bakit mahalaga na malaman mo, makita mo, makilala mo sino yung masaya, sino yung malungkot at miserable? Because a happy person will always make the good choices. Ang masayang tao palagi pipili at gagawa ng tama at mabuti. Pero ang miserableng tao, ang malungkot na tao, palaging pipili yan at makagawa ng mali, ng kasalanan. Padre Pio reminds us, do not allow sadness to dwell in your soul. Why? Because it will make it very hard for the Holy Spirit to act freely. Sabi po ni Padre Pio yon. Pag malungkot ka, mahirap na mabuhay at gumalaw ang Banal Espiritu sa iyo. Kaya nga, pag malungkot ka, makakagawa ka ng kasalanan, makakasakit ka, makakapanira ka ng ibang tao. Amen? Kaya nga, si San Pablo, paulit-ulit sa mga sulat niya, pinapaalalahanan ang mga komunidad, always be joyful, always be happy. Sabi nga niya sa sulat niya sa mga tao ng Pilipo, rejoice! And I say it again, rejoice! Rejoice always in the Lord. You do not need any reason to be happy. Pero sinasabihan sila, rejoice! Matuwa kayo. And if you need a reason to be happy, then look at the Lord. Amen? The Lord will make us happy. And when you are happy, you can do good and holy things. Amen? At tignan niyo po ang kapangyarihan ng tuwa, ng galak, ng saya. You would read this in Psalm 37. Sabi po niya, delight yourself in the Lord, and God will grant you the desire of your heart. Yun yung kailangan para ipagkalob ng Diyos sa iyo. Yung iyong hinahanap, yung iyong panalangin, yung iyong dasal. You need to be happy. Mahirap para sa Diyos ang ipagkalob niya yung hinahanap mo kung malungkot ka, kung miserable ka, kung nagrereklamo ka. Amen? Kaya nga, let this be a reminder to all of us. God has given us already this great power. And what is that power? The power to be happy. Rejoice, be happy, and you will do good. Choose to be happy, and God will give you the desires of your heart. Ang nagbababa sa iyo ay nakababa sa iyo. Ang naninira sa iyo ay sira. Ang nagsasalita ng pangit tungkol sa iyo, pangit. Pangit ang ugali. Di ba merong kasabihan, alam mo na nasira ulo niyan. Pag pinatulan mo, ano ka? Hindi, sira din ang ulo mo. Pag pinatulan mo, yung nagbababa sa iyo, ano ka nun? Hindi, mababa din ang level mo. Pag pinapatulan mo yung naninira sa iyo, ano ka nun? Ede, sira ka din. Pag inaway mo yung nagsasalita ng pangit sa iyo, ano ka? Ede, pangit din ang ugali mo. Pangit ka din. Paalaala po, let us stay above these people. Let us stay positive and good. Stay beautiful inside and out. Bakit kailangan nating higitan itong mga taong ito? Why do we need to be above them?
because we are followers of Jesus Christ. Sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, the one who comes from above is above all things. Ang sinusundan natin galing sa langit. Hindi siya galing dito sa mundo. Hindi siya galing dito sa baba. Nanggaling siya sa langit at siya'y higit sa lahat. Ang ginagawa ni Jesus, ang ginagawa ng Diyos, tayo ay hinihigot, hinihila pataas. Tapos papa-affect ka dito sa mga nagbababa sa iyo. Tapos susunod ka, makikinig ka dito sa mga naninira sa iyo. Tapos dadamhin mo yung pangit na salita ng iba. Hindi ka nagiging totoong disipulo, alagad ni Jesus, na nanggaling sa taas at tinataas tayo. Remember that. You should be better than them. You should be above them. You should stay positive, beautiful, inside and out. Kung paano po narinig din natin sa ating pagbasa, itong si San Pedro, pinagbawalan siya ng mga Hudyo, pinigilan siya sa pangangaral tungkol kay Jesus. Siya ay tinreten, tinatakot na, pero hindi siya nagpa-apekto. Kahit na nakikita niya na nagagalit na sila at konti na lang mapapatay siya, wala man sa kanya. Pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang misyon. At ganyan din po ang paanyaya sa atin. Ganyan din po ang hamon sa atin. Continue the good that you are doing. Draw strength and inspiration from that. Huwag kang maghahanap ng lakas sa salita ng ibang tao. Dahil madalas, ang ibang tao, imbis na iaangat ka ng mga yan, ibababa ka nila. At ang nakakalungkot na realidad, hindi po ba? Kung sino pa yung mga malapit sa atin, kung sino pa yung ine-expect mo na pagmumulan mo ng suporta, pagmamahal, malasakit, bakit sila pa yung unang nagbababa sa iyo? Bakit sila pa yung nakakasakit sa iyo? Bakit sila pa yung naninira sa iyo? Where should we find the inspiration to rise above our life here on earth, to rise above our problems and challenges? Find strength and inspiration on the good that you are doing. Tandaan niyo po yun. Pag meron kang mabuting ginagawa, focus on that, remain in that, you will feel good. Merong balik yung mabuting ginagawa mo. And find inspiration in your faith in Jesus. Dahil nga yung pananampalataya mo dito sa Diyos na nanggaling sa langit, na higit sa lahat, siyang mag-aangat sa'yo. Siya humihila sa'yo pataas. Sabi ng ating Panginoon, kung magpo-focus ka dito sa mundo, mananatili ka lang dito sa mundo. Pero kung itutuon mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa sa langit, abay, yan din ang mararanasan mo sa iyong buhay. Makalangit. Alam niyo po ba, yung mga tinatawag nilang bulls, yung mga toro, hindi po umaatake yan na mga mas mababa sa kanila. May nakita po akong video, di ba sa rodeo, kinakalaban po yan, yung mga toro, yung mga bulls. Umaatake lang, sumusugod yung mga bulls, yung mga toro, pag nakikita nila, ka-level nila. Pero pag nagdapa na yung tao, at nakikita ng toro, hindi niya ka-level, hindi niya papansinin. Napakaganda pong ugali, no? Hindi mo kailangan awayin yung nasa baba mo. Magandang paalaala po yun. Hindi mo kailangan atakihin yung nasa ibaba mo. Kasi hindi mo ka-level. Puntahan mo, kausapin mo, yung mga ka-level mo lang. Bigyan mo ng pansin kung paano mo iangat ang iyong buhay at iangat ang buhay ng iba. Pero pansinin mo, pag sa mga tao na nakakaharap, pag binababa ka nila, pag sa pakikitungo mo sa kanila, lalo ka nasisira, maganda na lumayo-layo ka, iwan mo yung mga yan. Let us spend our life trying to rise above, to be better, to follow Jesus, to be above all things. Dahil lang uuwian natin pagkatapos ng buhay na ito, hindi dito sa mundo,
kung hindi doon sa langit.